Si Dave Olivera ay isang pintor. Siya ay isang mag-aaral sa University of the East Caloocan Campus. Nangangarap siya na isang araw siya ay magiging tanyag at matagumpay na pintor sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng kanyang mga obra ay may kahalong panghusga dahil sa propesyong tinahak niya. Kinokonsidera niya ang sarili niya bilang isang aspiring, struggling artist. Ang Snapbox PH ay isang aspiring na banda sa Antipolo, Rizal. Ang kanilang banda ay binubuo ni na Joshua Pellezar, Artom Ramos at Jeno Gulchan. Sila ay nakabuo na ng 2 kanta sa loob ng 3 taon. Ito ang Tamang Hula noong taong 2017. At Babaeng Walang Kaparis noong taong 2019. Nanalo rin sila bilang Outstanding Alternative Rock Band noong 2018 sa 38th People's Choice Award. Sa kasalukuyan, sila ay nasa isang hiatus sapagkat sila ay nagkaroon na ng kanya-kanyang mga prioridad sa buhay. Si Jeremiah Anilao ay isang visual artist. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Dela Salle Araneta University bilang isang senior high school student ng grade 11 arts. Siya rin ay nagpapatakbo ng isang streetwear brand at ang pangalan nito ay High Street. Itinatag ito noong May 19, 2018. Bago niya itinatag ang High Street, gumagawa muna siya ng mga pelikula at siya rin ay nag-graphic design. Bilang isang artist, gusto niyang maipahayag ang mensahe at kwento ng street culture sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Iilan lamang sila sa mga aspiring, struggling artists dito sa Pilipinas. Kaya samahan niyo akong alamin ang kanilang mga karanasan at kwento. Ako po si John Verhel Villarba at ito ang Obra ng Buhay. Ano ang madalas na stereotype na pagiging artist dito sa Pilipinas? Usually kasi kapag sa creatives, lagi namang nasa mga shoot, nasa mga corporate events, pero hindi same yung level ng pagtrato sa mga corporate people sa creative people, lalo na sa bayan, sa respected, parang inisip nila, ay, kayo mong gawin yan. Gawa ka yan, babayad na lang kami. Babaan mo lang, ha? Gusto ko yung maganda, mas babaan lang yung presyo. Tulad ng ganun, minsan minamadali ka pa. Minamadali ka kasi gusto nilang tapusin mo na agad. Tapos ang bayad sa'yo, baba lang. Kasi isipin nila, ikaw pa mapili, ikaw na nga binabayaran. Hindi ka tulad sa ibang bansa na pagka sinabi nila na magiging artist ka, talagang may audience ka agad para doon kasi yun nga, meron support din yung lipunan nila and then marami doon market para sa ganung industry. Sa iyong sariling pananaw, bakit kaya may ganoong pag-iisip ang mga tao? Kasi sa Pilipinas, pero kasi traditional kasi tayo, conservative. So ang nakasanayan natin is yung ganun na pathway na dapat ang pagka-graduate, employee ka agad. So ang pagiging artist kasi hindi kasi yung sa nagiging trabaho lang siya kapag kumikita ka na. Feeling ko kasi personally, parang mas nasa side sila nung old-fashioned na mga trabaho, mga traditional na trabaho, mga office job, mga white-collar and blue-collar. So, ngayong meron ng ganitong type of profession na creative, hindi pa nila nakikita yung tunay na value ng pagiging isang creative person or pagiging isang artist. Inisip nila na parang kalokohan lang or ganito lang na hindi naman pagkakakitaan or hindi importante. So, yun yung feeling ko na mindset nila pagdating sa pagtatrato sa mga artists. Ano ang mga karaniwang problema na nararanasan ng mga struggling artists dito sa Pilipinas? Masyado rin pati kasi tayong mga judgment. Hindi ko naman sa inaano na lahat tayo, aminado naman tayo na may comment tayo dito, may comment tayo dito. Laging
kini-criticize natin ang isa't isa na dapat hindi ganun. Para sa akin lang, lagi na lang mali ang hinahanap natin. O, kasama to sa talangka, ano eh, mindset eh, ng mga Pilipino. Madalas yung mga hindi pa nga, yung pa yung naghihilaan kasi gusto nila magkaroon mas ng isma. Mas mataas ako sa'yo, mas mataas ako sa'yo. Ayun yung mali natin eh, na dapat tayo nagtutulungan. Kasi nga, stepping stone pa lang, parang dun pa lang kasi, struggle na. Siguro number one dyan, yung lack of resources. Kasi, you know, alam niya naman, third world country, yung Pilipinas. So, talagang hindi mo maiwasan na kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan, wala kang paggawa ng ganito. Parang yung mga producer at mga singer, rapper, yung mga studio lang nila, sa quarto nila, yung laptop lang nila, hirang. Tapos, pero nakikita mo naman na kung gusto talaga nila yung craft nila, makakagawa sila ng paraan na kung paano nila ipagpapatuloy. Ano ang sa tingin mong solusyon sa mga problemang ito? Kailangan lang nila na mas ma-appreciate yung mga gawa namin. At syempre, dapat isipin na lang nila na trabaho rin to na dapat intindihin din na nila na hindi ito madali. Like, yung ginagawa nila. Just kung ako lang, just keep working at it. Talagang just keep pushing through, just keep pushing out your craft, just keep working on yourself and your skills. Parang saka ka-improve mo ng sarili mo, saka ka-invest mo sa skills mo, eventually, may kukuha sa'yo dahil sa talent. Kasi yung talent mo is mahirap hasain, mahirap ma-discover, mahirap makuha ng isang tao. So, if you keep on working on your craft and keep on developing your skill, talagang tataas yung rate mo. Makakakuha ka ng resources, magiging available na sa'yo yung mga kailangan mo na tools and mga materials para mas madali mong magawa yan. Sabi lang muna sa struggling at kasi syempre meron kaming opinion, meron kaming hinanaing, kayo din kasi nga may mga ano kayo, may mga preference kayo ng gusto makita sa amin or sa eksena kasi nga doon lang kayo nakapokus sa foreign, ganun. Sa mga labas natin. Dapat kasi tama rin yung sinasabi ng iba na mga sikat na OPM ano na artist na support talaga yung local. Dapat yun yung main na ano natin eh. Kaso, syempre, yung mga local naman, para pagka, syempre, pag sinusupport mo sila, dun din mas may interest yung, or may inspired yung mga locals na mas i-enhance pa nila mismo yung sarili nila. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang karanasan sa mga panahon na nahihirapan ka bilang isang artist? Sa usapang member, naging bago. Then, syempre, adjust. Sige, ano pa? Sabi nga ni Sir J, dapat lahat ng miyembro, 100% dapat. Hindi kasi ganun. Hindi parang, siguro, kami lang palaging dalawa yung nunguna mga member. Parang, kami lang lagi yung eto, 100%. Then the rest, wala naman yan. Parang kami nalit. Kasama sila sa stereotype. Ayun. Yun yung medyo. Mahirap magsimula pagka hindi okay yung kasama mo. Dapat. Siguro, yung isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan or yung unforgettable experience is yung paggawa ko ng first t-shirt. Yung pag-layout ko ng first design, yung mga gabi na sinashesh ko kung paano yung process ng silk screen, kung paano yung sukat sa t-shirt, kung paano ilalagay, kung anong paint yung kailangan. Kasi as much as possible, dinatry ko na going in-house lahat ng process ng high street or yung brand ko. Kasi una, yung cost nga. Mas cost-effective sila kasi ikaw yung gumagawa mismo. Tapos pangalawa, mas nakaka-enjoy lang kasi natutunan mo kung paano nagdadadad yung skills mo. Tapos parang overall experience, mas maganda siyang experience as a person kasi na-enlighten ka sa mga iba't ibang bagay na tungkol sa arts. Ngayong nalaman na natin ang perspektibo at kwento ng ating mga aspiring artists, alamin naman natin ang kwento ng isang bokalista nang galing sa ibaba at kasalukuyang nasa taas. Ang susunod nating mga kapanayam ay isa sa mga pinakilala at pinakasikat sa industriya ng OPM. Mayroon na siyang 20 taong karanasan sa pagbabanda, 4 na album at nanalo sa iba't ibang mga patimpalak at pagkilala tulad ng sa MTV Pilipinas, NU Rock Awards, Awit Awards, Mix Music Awards at PMPC Awards.
At panghuli, kilala ang kanilang banda sa mga sikat na kanta tulad ng Chicksilog. Martir Nevera. Huling Sayaw. At panghuli, ginamit ito bilang pambungad na awit sa palabas na galing sa comics ni Mars Ravelo na Darna sa GMA noong 2009, ang kantang Narda. Iilan lamang ito sa mga halimbawa ng kantang pinasikat nila sa nakalipas na dalawang dekada nila sa industriya. Siya ang bokalista ng bandang Kamikasi, si Jay Contreras. So, Kuya Jay, ang unang tanong ko para sa iyo is, ano yung common na stereotype ng pagiging artist dito sa Pilipinas? Pag, nung nagsimula, lahat yata, nung panahon namin kasi, pag sinabi mo sa magulang mo na magbabanda ka, hindi ka talaga papayagan. Sabihin, walang mangyayari sa'yo, masama yan. Walang future. Yun ang sinasabi lagi ng mga magulang dati. Nung una, hindi namin naiintindihan. Pero actually, nung naging magulang ako, hirap talaga din talaga sa Pilipinas na kung yun yung isipin mong gusto mong future talaga. Kailangan mo talagang pagdedikahan ng panahon at ng lahat. Kaya, pero laging ganon. Dati, sa itsura ng mga banda, akala ng mga tao, mga adik, akala ng tao, masamang tao. Yun yung mga stereotype dati. So, yung mga katulad nga ng mga stereotypes nila, ano ba sa tingin mo yung bakit sila nagkakaroon ng ganyan sa inyo? Bakit sa tingin nila nagiging adik yung mga artista o yung mga siguro singer? Kasi dati nga, pagbanda ka, long hair, may tato, kasama din sa ano yung tututo ka sa bar, syempre may inuman. Madami naman talaga ding mga napapariwala dahil nasa pagbanda. Pero sa tingin ko, opinion ko, nasa ano yun eh, value ng tao, paano siya pumilaki, paano siya maniwala. So, well, ako dumaan din ako nun, dumating ako sa time na pero sa minun. Pero yun nga eh, kung paano mo itutuloy mo yung path na yun, o aayusin mo yung buhay mo, yun, tingin ko ganun. Ano yung mga karaniwang problema na nararanasan ng mga struggling artists, yung mga aspiring artists dito sa tulad? Pagsimula kasi, marami talagang para makatugtog ka, para makapag-play ka, sadaan ka talaga sa nakikisip ka sa organizer, kahit ibigay sa'yo yung slot na umaga na, uhuli mo pa din, dumating din sa point yung mga kailangan magbenta ng ticket para sa mga prod dati, kaya para makatugtog ka, kailangan magbenta ng ticket. So parang labo na ikaw na yung tututong, hindi mo pa yung magbabayan. Sa nakikita ko naman ngayon, yung struggle, actually mas madali. Madali kasi may YouTube na, Facebook na. Ang hirap lang is sustain kasi nga, daming nakikita magaling. Mabilis talaga makalimutan yung mga bago. So, yung mga struggle. Ano yung sa tingin mo possible solutions dun sa mga problema yung mga stereotype? Sa akin kasi yung artist ka, kung banda ka, kailangan mo lang talaga yung mahalin yung craft mo, kailangan mo magpagaling. Kasi sabi ko nga, yung mga kanta ng ES, kahit main mo ilabas, papatok pa rin yun kasi maganda yung kanta. Ang hirap din sa mga bagong banda ngayon, yung mga bagong mga bata ngayon, nagpapanan sila para sumikat. Time namin, sa amin, nagbanda kami, nagsusunan ng tungkol, hindi para sumikat, wala kami pakailangan, sisili kami, hindi. Swerte, sinuwerte lang kami na nabigyan ng break. Pero ang hirap kung yun ang pang-goal mo ngayon is sumikat, nakita mo lang na marunong ka magbanda, kaya magbanda ka, yun ba yung hirap. So, sa akin lang, mahalin mo yung craft mo, mag-practice ka na mag-practice, kaya ang pinaka-importante, masaya ka sa ginagawa mo. Kasi, pag hindi ko magaya sa ginagawa mo, kahit na-achieve ka, parang wala lang. Pero kung masaya sa ginagawa mo, kahit balik yung achieve mo, sobrang fulfilled kasi masaya ka din sa ginagawa. Kasi nga, ginagawa mo yung passion. Sa opinion mo kaya, nakaka-apekto ba yung
meron ka ng kalaban ngayon sa ibang industriya katulad ng mga foreign artists ng K-pop or let's say American hip-hop, nakaka-apekto ba yun sa OPM or kahit in arts in general, meron mga arts na foreign? Nakaka-apekto siya sa akin. Nakaka-apekto siya ng positive kasi kailangan mong galingan. Kailangan mong ipakita sa Pilipino na kaya mo din gawin yung ginagawa nila, na pwede na sumabay. So, kasi hindi mo pipigilan sa lahat naman ng bansa, di ba? Tsaka, actually, kami, hindi mo kami kumukuha ng inspirasyon. Di ba, pagagalit ka, bago sa Guns N' Roses, pero nung bata ko, pinapakinggan ko sila na magagalit. Kaya naman ngayon, yung gabigas, kasi dahil sa mga foreign bands na influence sa amin. So, sa akin, okay nga, para makita ng namin mga artists, kung ano yung mga pwede din yung show, kailangan mo pagaling para mabod ka sa loob. So, yung next naman kayo dyan, medyo personal lang to, pero di ba naging UA Fine Arts ka? Oo. Oh. Na yan. Ano yung sinabi sa'yo ng parents mo nung magpa-Fine Arts ka? Ano yung unang reaction? Kasi nung unang pagkagaling ko ng third year high school ako, kuya ko fourth year. Hindi. Pandasahin kuya ko isang pagkalate. Nung high school ako, gusto mag-Fine Arts. Kuya ko gusto mag-engineering. Pero nung gumraduate siya ng high school, nag-apply siya sa school, sa ibang school ng engineering, sa UE lang siya nag-apply ng Fine Arts. At that time, nandun yung mga tropa niya, so nag-Fine Arts siya. So pag-graduate ko ng high school, ayoko na mag-Fine Arts. Mag-Fine Arts kasi kuya ko nag-Fine Arts. So ako nag-engineering. So madami kong skwelahan na pinuntahan. Hanggang wala din nangyari. Tapos yun, later on, na-realize mo na yun pala yung calling ko, mag-Fine Arts ako. Yun lang, nag-aaral na ako ng Fine Arts sa UE. Mga dalawang taon, dumating na ako sa band. So, hindi ko na ito yung pag-aaral. Pero, even a chance, kung wala lang akong anak, siguro may araw din. Anong mensahe mo sa mga alagad ng sining na nahihirapan sa kanilang profesyon? Feel ko naman beginner ako, pero kung may makakatulong man na sasabihin ko is never stop creating. Talagang always keep on learning yung sa bawat araw na binibigay sa'yo. Talagang maghanap ka ng bagay na pwede mong pagbigyan ng oras na alam mong magiging fruitful kapag dating ng panahon. Like, kung gusto mo talaga yung craft or gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka talaga titigil. Hindi mo mararamdaman yung pagod once na nakita mo yung final product or yung final output. Minsan, hindi rin importante yung pera. Pero, isa siyang factor. Pero, huwag mo muna isipin yung pera. Ngayon mo. Kasi, sure ako, wala ka pang makukuhang commission or work for a large amount. Talagang, tsaka, mahirap mag-take na commission ng may malaking bayad. Tapos, hindi ka pa sanay. Kasi, baka maipit ka tapos masira na yung pangalan mo agad. So just keep on working tapos step by step. It's a process. Hindi ka magiging si Picasso ng isang gabi. Hindi mo mamamaster yung craft ng isang gabi. So talagang years and years. Saka huwag mo madali. Sa mga kapwa ko, aspirants na nag-struggle sa buhay artist nila, sa pagbuo ng craft nila, kasi nananawagan ako sa inyo na magtulungan tayong lahat. Magtulungan kayo kasi mahirap pagka hindi tayo nagtutulungan dahil nakakatulong tayo sa isa't isa, nai-encourage yung craft natin na mas lalo i-enhance. Sabi nga nila, dapat healthy competition tayo. Dapat para tayong pantay-pantay. Then, i-treat natin yung isa't isa na unique in a way na tayong lahat ay connect-connect. Then, yun, na i-focus mo lang yung sarili mo sa isang bagay. Kahit naman in general, ganun naman kasi dapat. Dapat meron ka rin focus sa karir mo na nag-aaral kang mabuti. Siyempre, dun din sa, dapat meron ka rin ibang income bukod sa passion mo. Siyempre, yung income na yun, isosupport mo yung passion mo para mas mag-grow ka pa. Then, inspire others. Be a leader someday. Di ka lang isang follower. Think positive, like a proton. Para sa akin lang, huwag na panghinaan ng loob. And then, mas marami pang darating, alam ko. And then sa inyo, siguro magkakaiba lang tayo ng tempo ng pinagdadaanan. Malahat tayo may pinagdadaanan. Pero kung mahal mo naman yung passion mo, hindi ka naman basta-basta titigil. At mas magtatry ka pa ng mas magtatry
kong mas matindi. Trying hard na kumbaga. Then, try and try. Parang ganun. Hanggang, may jackpot. Kagaya ng jackpot ng ibang mga artists. Siguro, kanya-kanyang timing lang. Timing lang siguro. Itetext ko na lang sa inyo. Yun lang. Halin nyo yung ginagawa nyo. Huwag nyo isipin sumigat. Dapat enjoy kayo sa ginagawa nyo. Saka, huwag kayong mga agad-agad na ibang tao. Basta, masaya ka sa ginagawa mo. Tapos, huwag ka maiinggit. Pag may nakita ka magaling, dapat ma-inspire ka na mas gumaling. Huwag ka maninira ng ibang tao. At dapat talaga masaya ka. Maigli lang yung buhay sa mundo. Dapat lahi kang masaya. Saka lahi kang maliit na bagay na magandang ginagawa sa kapwa-tao. Hindi magbubunga ng masama. Pwede ka tumulong ka. Kung sumigat ka na, huwag ka din mayabang. Hindi din naturo sa amin ng parokya at saka ng keso eh. Noong time na medyo nagkakapangalan kami, sinasaway nila kami pag si Chito, si Tami. Ano yung yabang mo na? So ayun, maisip na ako. Sobrang na pala. Kasi hindi mo mamalayan. Minsan pag sigat ka, hindi mo namamalayan na ganun ka na eh. Kasi nga, nabubulagan ka ng mga attention na binibigay sa ibang tao. So dapat, ganun. Tsaka sa music, galingan nyo lang, tsaka dapat meron kayong taong pwede pagtanungan na honest sa inyo. Siyempre, iba yung ibang tropa niya, sabihin maganda ba? Sabihin, natanong mo sa tropa mo kung maganda ba? Sabihin, oo, maganda. Pero yung totoo, hindi naman. So dapat meron kayong taong honest na nagkasabi sa inyo na hindi, kulang pa, low pa, o hindi maganda, pangit. Oo, ganda talaga. So dapat yun, meron kayong mga taong malalapitan na honest sa inyo. Mabuhay ang sining at kultura ng Pilipino. Ako po si John Verhel Villarba para sa Obra ng Buhay.